Cheska, kailangan nating mag-usap. Seryosong saad ng asawa ni Cheska sa kanya. Tungkol saan naman yan, Gregor? Kung tungkol na naman yan sa mga pagwaldas ng pera ko, wala akong panahon para dyan. Sagot ni Cheska. Cheska, huwag kang magsalita ng ganyan. Mahalaga ang pera natin. Alam mo, Gregor, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko sa'yo. Kung pera lang talagang problema, may solusyon naman dyan. At baka nakakalimutan mo. Milyonaryo ako. At kahit hindi mo ako bigyan ng pera, hindi ako mauubusan. Kaya huwag ka na nga mag-umisa ng gulo pa dyan. Paalala ni Cheska sa kanyang asawa. Pero Cheska, kailangan ng kumpanya mo ang pera mo. Kaya sana naman, mag-isip-isip ka rin para sa kumpanya mo. Ano ba yun, Gregor? Kumpanya ko na naman ba yung pag-aawayin natin? Hindi ba? Napag-usapan na natin na kapag kumpanya ko, akin lang. At kung kumpanya mo, iyong iyo yan. Okay? Kaya please, huwag mo naman akong guluhin, please lang. Kahit ngayon lang. Cheska, hindi kita guguluhin kapag hindi importante. Eh halos lahat naman ng mga nangyayari mahalaga sa'yo at importante. Alam ko naman yung sasabihin mo. Kailangan ko magpatawag ng board meeting sa kumpanya dahil may nangangamoy na bankrupt. Tama ba? Hindi lang sa ganyan, Cheska. Gusto ko rin ipaalala sa'yo. Andito ako palagi para tumulong sa'yo. Asawa mo ako. At kahit na may kanya-kanya tayong kumpanya, kailangan magtulungan pa rin tayo. Ewan ko sa'yo, Gregor. Sabing ako nang bahala sa kumpanya ko. Alam kong gagawin ko. Ay nako, yan talaga yung problema sa'yo. Para kang sirang plaka, ulit-ulit na umaandar. Kung nananahimik ka na lang kaya. Cheska, makinig ka naman. Huwag ka nang magsirita pa, marami pa akong gagawin. Ewan ko sa'yo, tumatanda ka na nga. Nagkakaproblema pa ako dahil sa'yo eh. Huwag mo nang problemahin yung problema ko. Dahil problema ko na yon. Ang mahalaga pa, magpagaling ka na dyan sa sakit mo. Kaya nga, Cheska, mamamatay ako sa katigasan ng ulo mo. Hindi matigas yung ulo ko, Gregor. Sadyang ikaw lang talaga yung matigas yung ulo dyan. Hayaan mo na nga ako. Baka gusto mong manik. Huwag na huwag mo akong subukan. Alam mong kaya kong gawin, Gregor. Banta ni Cheska sa kanyang asawa, kahit napabuntong hininga na lamang si Gregor. Habang si Cheska naman ay umulis na at pumunta sa kanyang kumpanya. Good morning, ma'am. Nasa loob na po lahat ng board members. Kayo na lamang po yung hinihintay. Pati ng kanyang sekretarya. Ganun ba? Sige, salamat. Good morning. Masalamat ni Cheska at agad na pumasok na sa loob. Agad din namang sinimulan ang kanilang pagtitipon. So, ang lahat ng problema natin ay masusolusyonan lamang ni Ma'am Cheska kapag meron tayong 5 milyon. Subalit, kinalulungkot kong ipaalam dahil wala ng pera ang ating kumpanya. Ganun ba? Eh kung magpa-invest kaya tayo, hindi pa ito na-try ng ilang in-charge. Mawalang galang na po, ma'am. Pero, na-raise na po ito. Sad to say and admit, walang gustong mag-invest. Dahil nalulugi niya ang kumpanya natin. Ganun ba? So, kailangan humanap tayo ng ibang paraan. Baka meron pang ibang paraan dyan. May pera ako dito. Ba't hindi ito aabot ng 5 milyon? Ma'am, how about your husband? Baka gusto nilang mag-invest sa kumpanya natin. Try to approach him, ma'am. I'll try. So, ang tanging kailangan lang natin ay 5 milyon, right? Yes po, ma'am. Then, hahanap tayo ng paraan. Magpapatawag na lamang ulit ako ng meeting kapag meron na. Saad ni Cheska at agad na tinapos ang meeting. Habang sa kabilang dako, ay napagdesisyon na ni Georgia na bisitahin muna ang kanyang kuya sa bahay nito. Alam ni Cheska ang tungkol sa kapatid sa labas ni Gregor. Subalit kahit minsan ay hindi niya ito nakilala
dahil busy ito sa trabaho. At minsan naman, kapag dumadalaw ito sa bahay nila, ay wala siya. Kuya! Tawag ni Georgia sa kanyang kuya dahil sa death anniversary ngayon ng kanilang ina. Subalit walang sumagot, kaya't pumasok na lamang siya sa bahay ng kanyang kuya. At gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Kuya? Pagtapik niya sa kanyang kuya na walang malay. Subalit hindi ito sumagot. At kahit anong pagtapik niya dito, ay hindi ito magising. Kung kaya't agad niya itong dinala sa ospital. Nang makarating sila sa ospital, ay agad na tinawagan ni Georgia ang opisina ni Cheska. Hello? Andiyan ba si Cheska? Hello po. Yes po, bakit po ma'am? Pwede bang pakisabi? Pumunta ka agad dito sa ospital. Dahil andito yung asawa niyang si Gregor. Ay, ganun po ba? Ala, nasa meeting pa po si ma'am eh. Pero sasabihin ko po agad pag natapos na. Sige, salamat. Teka lang po ma'am, saang ospital po ba ito? Nurse po ito na naka-assign sa kanya. At nasa St. Jude Hospital po naka-confine ang asawa niya. Sagot ni Georgia at agad na ibinaba na ang tawag. Ayaw niyang magpakilala bilang kapatid ni Gregor dahil sa hindi sila tunay na magkapatid. At kapatid lamang sila sa ina. Subalit kahit hindi tunay na magkapatid, ay malapit pa rin sila sa isa't isa. At mahal nila ang isa't isa. Excuse po, Ma'am Cheska. May tumawag po na babae. Sinabi po na nasa ospital po si Sir Gregor. Ano? Bakit daw? Eh, hindi ko po na itanong, ma'am. Pero puntahan nyo na lang po yung ospital para malaman nyo. Saan ospital ba? Sa St. Jude Hospital daw po, ma'am. Sagot ng kanyang sekretarya at agad na pumunta sa ospital. Pagdating ni Cheska sa silid ng kanyang asawa, ay agad niyang tinanong ang nurse na naka-assign dito. Excuse me, nurse. Ikaw ba ang naka-assign na nurse sa asawa ko? Yes po, ma'am. Okay na ba siya? Alam mo ba kung anong nangyari? Okay naman na po siya, ma'am. Pero kanina pa po kayo hinahanap ni Doc. Tatawagin ko lang po muna, ma'am. Ay, sige, salamat. Good afternoon, Mrs. Tan. Kanina ko pa po kayo hinihintay. Bati ng doktor. Pasensya na talaga, Doc. Medyo naging busy lang ako kanina. Kamusta na ang lagay ng asawa ko? Okay na siya. Kanina, umatake yung high blood niya. At baka hindi siya nakainom ng maintenance. Meron po bang nangyayari kanina na nakapagpa-excite sa kanya o nakapagpadulot ng mataas na emosyon? Wala naman pong nangyayari kanina, hindi naman po kami nag-away. Dala po siguro ng stress sa kumpanya niya. So, ano na pong lagay niya? Mrs. Tan, sad to say, pero nakomatose po ang asawa niyo. Baka matatagalan pa siya bago magising. Ha? Comatose? Yes po, ma'am. Na-trigger po yung pagtaas ng dugo niya dahil sa sobrang init din ang panahon. Kaya siguro na-comatose siya. Meron pa po ba kayong tanong? Wala na po, Doc. Salamat. You're welcome, Mrs. Tan. Huwag ka mag-alala. Ang naka-assign namin na nurse sa kanya ay si Miss Fabe. Saad ng doktor at agad nang umalis, habang si Cheska ay naiwang malungkot ang mukha. Ano ba yan, Gregor? Dumadagdag ka na naman sa problema ko. Saad ni Cheska sa kanyang asawa. Dahil doon, ay halos araw-araw pumupunta si Cheska sa ospital. Habang wala naman si Cheska, ay si Georgia naman ang nagbabantay. Georgia, bakit hindi mo sinasabi sa asawa ng kuya mo na kapatid ka ni Sir Gregor? Tanong sa kanya ng doktor. Huwag na ho, Doc. Hindi naman talaga kami tunay na magkapatid eh. Kahit na. Ay nako, para naman ikaw na lang din ang magbantay sa kuya mo. At para makapag-focus niya ang Cheska sa kumpanya niya. Narinig ko kasi kanina, bad trip na bad trip siya eh. Ah, talaga, Doc? Oo eh. Kaya sabihin mo na lang, para ikaw na lang muna yung magbantay sa kuya mo.
Bukas na lang po, Dok. Kakausapin ko si Cheska. O sige, kung bahala. Habang si Cheska naman ay hindi alam ang kanyang gagawin. Ma'am Cheska, kailangan na po ng pera para may papasahod po tayo sa mga empleyado natin. Sambit ng kanyang sekretarya. Ano ba yan? Marami pa akong problema. Nakomatos pa yung asawa ko. Ma'am, matesya na po. Kailangan na po talaga eh. Saglit. Tigilan niyo muna ako. Alis muna ako. Naiinis na saad ni Cheska at agad na pumunta sa kanilang bahay upang makapag-isip-isip. Sa kanyang pag-iisip, ay sumagi ang isang maitim na balak sa kanyang isipan. Kung mawawala ang kanyang asawa, ay mapapasa kanya ang pera nito at wala na siyang iintindihin pa. Tama, ito na lamang yung natitirang paraan. Pero kailangan kong gawin to ng may pagpaplano at ang nurse ang mapagbintangan. Nakangiting saad ni Cheska, agad siyang tumungo sa ospital matapos bumili ng lason. Ang plano ay i-inject ang lason sa kanyang asawa. Pagdating niya sa ospital, ay nagkataong wala pa ang nurse. Kahit dali-dali niyang isinagawa ang kanyang plano at itinusok sa kanyang asawa ang lason na kanyang binili. Naghintay siya ng ilang minuto at agad na tinawag ang doktor nang makita niyang humababa ang lifespan nito. Dok! Nurse! Ang asawa ko! Tawag niya. Kaya't dali-dali namang pumunta ang mga doktor at nurse. Subalit huli na ito. Sorry, Mrs. Tan. Wala na po ang asawa niyo. Saad ng doktor. Ano? Bakit? Naiiyak, nagdadrama pa si Cheska sa harap ng mga doktor. Hindi pa po namin alam, ma'am. Titingnan muna po namin kung anong naging sanhi. Pero parang may hindi po magandang nangyari. Dahil sumuka po ang asawa niyo bago siya namatay. At ang unang duda po ay may naglason kay Mr. Tan. Ha? At sino naman ang napasta ngayon? Hindi pa namin alam, ma'am. Pero, sino ang huli mong nakita dito sa loob ng silid ni Mr. Tan? Tanong ng doktor. Hindi agad nakapagsalita si Cheska dahil sa wala pa si Georgia doon para kanyang pagbintangan. Anong nangyayari dito? Kinakaba ang tanong ni Georgia nang makapasok siya sa silid at nadatnan ng maraming nurse at doktor. Wala na si Mr. Tan, Georgia. Sagot ng doktor. Ano? Eh okay naman siya nung iniwan ko kanina eh. Gulat na tanong ni Georgia. Siya ang naglason sa asawa ko. Pagturo ni Cheska kay Georgia. Ano? At bakit mo naman lalasonin si Mr. Tan? Ewan ko kung anong motibo mo. Basta ikaw ang naglason sa asawa ko. Huwag mo akong pagbintangan, Cheska. Baka ikaw ang naglason sa asawa mo. Nahihibang ka na ba? Lalasunin ko ang asawa ko? Para saan? Para sa pera? Isa akong milyonaryo, miss. At hindi ko kailangan ng pera. May sarili akong pera. At bakit ko naman lalasunin si Mr. Tan? Eh mas lalong hindi ko naman kailangan ng pera niya. Basta, tumawag kayo ng polis. Huliin ang nurse na yan. Pagtuturo ni Cheska. Mrs. Tan, kilala ho namin si Georgia. Baka po hindi talaga siya. Suwestiyon ng doktor. Kung hindi kayo tatawag ng polis, pwes, akong tatawag. At agad na tinawagan ni Cheska ang mga polis. Okay lang, Dok. Nang sa ganun, ay makita natin kung sino talagang pumatay sa kuya ko. Malalaman din naman natin yan. Basta, walang gagalaw. Hanggang sa hindi pa dumadating ang mga pulis. Kuya? Nagtataka ang tanong ni Cheska. At siya namang pagdating ng mga pulis. Georgia, anong ginagawa mo dito? At bakit nasa ospital ang kuya mo? Tanong ng isa sa mga pulis. Mahabang storya. Pero sige na,
Hanapin niyo sa buong silid ang ginamit ng salarin sa pagpatay sa kuya ko. Malamig na saad ni Georgia at agad namang ginawa ng mga pulis habang si Cheska ay hindi makagalaw dahil nasa loob pa ng kanyang bag ang ginamit niyang injection. Hindi niya na kailangan pang tinan yung bag ko dahil hindi ko naman talaga kayang patiin yung asawa ko. Pagdadahilan ni Cheska. At bakit? Kung hindi nga ikaw ang naglason sa kuya ko, eh di hayaan mong tingnan nila yung loob ng bag mo. At isa pa, huwag na huwag mo akong pagbintangan na ako ang naglason kay kuya. Dahil sa kahit na magkapatid lang kami sa ina, ay hindi ko yung magagawa sa kanya. Ikaw? Ikaw ang kapatid niya sa labas? Hindi makapaniwalang sa ad ni Cheska. Kaya't agad ng hinila ni Georgia ang bag ni Cheska at nakita nila doon ang ebidensyang kanilang hinahanap. Please, huwag niyo akong ikulong. Hindi ko sinasadya. Marami lang talaga ako iniisip, please. Georgia, pakiusap ni Cheska. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mong pagkitil ng buhay sa kapatid ko. Hindi ba mayaman ka? Milyonarya ka, di ba? Hinamak mo pa talaga ako para sa balpak mong plano. Saad ni Georgia. Kaya't walang nagawa si Cheska kung hindi ang sumama sa mga puli. Nakulong siya dahil sa kanyang ginawa. Labis na pinagsisihan niya ang kanyang ginawa dahil sa isang pagkakamali. Nawala sa kanya ang lahat, pati ang pera niya at ang kumpanya niya. Bukod pa rito, ay nabulok siya sa kulungan. Lahat ng ito dahil sa mga maling desisyon